Guys, welcome back to my channel. Today is September 20, Sunday, 2020. So medyo kung titingnan natin sa labas, medyo mainit na naman. Medyo mainit ang panahon, kaya siguradong pawis na naman ang ating buong maghapon. At saka medyo, alam mo na, malakas na naman ang kuryente natin. At saka sigurado marami magreklamo na naman tayo pagdating ng bayaran. So anyway, ngayong araw, pag-uusapan natin yung sinasabi nilang safety. Marami kasing nagtatanong, bakit kailangan pa natin pag-aralan ng safety? Ano bang meron sa safety? Bakit ang isang kumpanya, nagpo-provide sila ng mga mandatory training pagdating sa health and safety, lalo na dito sa Pilipinas at maging sa abroad? Dahil sabi nga nila, yung mga company kasi na hindi sila sumusunod sa mga safety protocols or safety standards or procedure, usually yung nagkakaroon ng mga malalaking aksidente or nagkakaroon sila ng maraming problema, whether injury, damage to property, o kaya pinakamasakit doon yung sinasabi natin fatalities or death. So ano nga bang dahilan bakit ang mga malalaking companies ay meron silang health and safety program or health and safety procedures? Unang-unang rason kung bakit natin kailangan i-manage safety, dahil una, yan po ay legal requirements. Legal requirements meaning batas po yan. Yun yung nakasaad na sa batas na dapat ang isang kumpanya ay meron siyang legal duty of care upang pangalagaan ang kanyang mga empleyado na malayo sa disgrasya o kaya sa mga sakit. Tungkulin ng isang company na pangalagaan ang mga tao na sa kanyang paligid. Yung mga sa isang establishmento, yung kanyang mga may mga nakatira sa mga gilid ng kanilang buildings o kaya yung kanilang mga bisita, yun po ang sinasabi ng batas na dapat mong pangalagaan yan. Pangalawa, yung sinasabi nating moral. Ano ba nga ba yung moral? Ang moral kasi, isipin natin kung halimbawa isang kumpanya araw-araw merong nasasaktan, araw-araw merong namamatay, araw-araw merong sumasabog ng mga makina. Yun yung sinasabi natin moral. Isipin natin yung mga pamilya ng mga empleyado na nasasaktan, empleyado na namamatay, empleyado na maaaring maging injury, o kaya maaaring ikatanggal ng kanilang trabaho. Ano magiging impact sa kanilang mga companies, sa kanilang family? Tataas ba yung kanilang moral o bababa yung kanilang moral? Ngayon, pag ikaw ang company na meron kang pinapangalagaan, yung sinasabi ng moral obligation sa iyong mga empleyado, pinapangalagaan mo kanilang safety, pinapangalagaan mo lahat ng kanilang kapakanan, inaalagaan mo sila lahat ng kanilang pangangailangan, pinoprovide mo lahat ng kanilang mga equipments na maayos, at binibigyan mo sila ng proper training, anong magiging impact nun sa mga empleyado? Bababa ba ang kanilang moral o tataas ang kanilang moral? Yun sinasabi natin moral obligation. Ngayon, ang pangatlo, yung sinasabi natin, financial. Financial, napaka-importante yan, kasi pag hindi mo pinapangalagaan ang health and safety mo, once na mayroong naging aksidente, anong mangyayari yan? Susunod-sunod kasi yan. Yung tatlong yan kasi, once na may nag-fail na isa,
yung dalawa na yan susunod. Yung legal na yan, halimbawa, legal requirements. Anong gagawin local authorities kung halimbawa mayroong namamatay diyan sa isang company? Magkaroon ng investigation. Magkakaroon niya ng legal action. Pangalawa, magkakaroon niya ng insurance claim. Kasi nasa batas yun eh. Kailangan, pag may na-aksidente, sasagutin ng company ang lahat, compensation, hospitalization, insurance claims, pati lost time injury. Anong magiging impact nun? Pagka may merong isang tao, dalawang tao na araw-araw nasasaktan, anong mangyayari sa production? Production impact. Tataas o bababa? Susunod yan, no? Parang magiging domino effect yan. Pagka nag-fail ka sa isa, susunod laging lahat yan. Financial impact. Pag natalo ka sa kaso, meron kang sinasabi nating dalawa yan eh. Civil at criminal claims. Pag civil kasi, ano yun eh? Yun yung compensation. Yung insurance, sick leave, ano pa. Yun yung kasama sa sinasabi na civil laws. Pag sinasabi natin kasing criminal laws, yun yung violation of state laws. State laws na kung saan hindi ka nag-comply kung ano ang requirements ng yung local authorities pagdating sa health and safety. Hindi ka nag-comply sa legal. Wala kang safety officers. Kasi dito sa Pilipinas, ang kailangan dito sa around 50 employee, I think you should have at least one health and safety officer authorized and accredited by the Department of Labor. Correct me if I'm wrong. At least, meron kang health and safety practitioner. At sa pagkakalam ko mga, meron ka pang dapat isang hindi practitioner. Bali, dalawa sila. So yun, no? Dito sa Pilipinas, hindi ko masyadong kabisado yung ano dito kasi hindi naman ako nag-practice dito sa Pilipinas. I've been working in the Middle East for almost 13 years. So lahat ng knowledge ko talaga napapractice ko doon. Kaya dito sa Pilipinas, although I had completed my trainings in DOLI prescribed health and safety trainings, but hindi ako nakapag-practice dito. So kaya medyo hindi ko kabisado kung ano yung batas ng health and safety sa Pilipinas. Although meron silang similarities pagdating sa procedures, safety programs, meron silang pagkakahawig. So sa ano kasi, sa Middle East kasi medyo talagang mahigpit doon. So once na nag-comply ka, maaari kang ang safety officer doon is maaring matanggal agad sa trabaho o kaya maaari siya mismo makulong. Hindi uso doon ang medyo yung cover up. So ganun ang mangyayari. So balikan natin ang topic natin. Tatlong rason kung bakit kailangan natin yung maaaring sa health safety. Meron tayong sinasabing legal requirements. Yun yung batas na sinasabi ng gobyerno o ng state laws natin na kailangan pangalagaan mo ang iyong empleyado, pangalagaan mo ang mga tao na nasa loob ng iyong kumpanya, maging ang mga bisita, bigyan mo sila ng dapat na karapat-dapat na mga benepisyo, karapat-dapat mga gagamitan para sa kanilang pang-araw-araw na pagtatrabaho. Pangalawa, yung moralidad. Dapat din pangalagaan natin ang moralidad dahil pag ang moral ng tao bababa yan, susunod ang pagbulusok ng kumpanya niyan. Meron pa tayong sinasabi ng yung sinasabi reputations, no?
So, may, kung ang kumpanya natin ay lagi nilang kilala sa mga sa pagkakaroon ng mga aksidente, sa pagkakaroon ng mga injuries, no? So, magkakaroon yan ng sinasabi nating reputation. Yung itong company na to, napaka ano doon, masyadong relaxed pagdating health and safety, araw-araw na lang na pero sila accident din ganun. So, resulta niyan, maraming kaso, maraming legal liabilities. Pangalawa, moral ng mga tao bababa, production loss, baba, lahat yan susunod. Plus, yung susunod, yung economic outlook, impact, sinasabi nating financial impact. Kasi marami kang mabayaran, babayad kang abogado, magbabayad ka sa mga insurance, magbabayad ka ng mga securities. At the same time, kung yung mga tao mo ay lahat nagkakasakit, tingnan mo kung ilang kukwentahin mo, kung ilan yung lost time, no? Yung lost time of injuries. Ilang man hour yung hindi nila napapasukan. Production loss. So yun, yun ang tatlong mahalagang bagay na dapat natin tandaan, dapat natin lagay sa isip natin kung bakit napakahalaga ang safety. Ulitin ko po, mayroong tatlong rason kung bakit kailangan natin pangalagaan ng health and safety. Pasensya na sa background, may asong kumakaw. Yung legal obligation, moral obligation, tsaka yung financial obligation. Okay, maraming salamat po. Yan lang po muna ang ating pag-uusapan ng araw. Kung mayroon po kayong mga katanungan or topic na dapat nating pag-uusapan dito sa ang aking channel, eh pwede po kayong mag-comment sa baba. Pwede po kayong mag-suggest kung ano ang topic na dapat natin pag-uusapan yan. Hanggang sa muli po, maraming salamat. Ako po, si Ninyo Salvacion ng Lifesavers Channel. Mabuhay po kayong lahat. Be safe. God bless.